ayon kay Kai Soto ay hindi niya masyadong binibigyan ng atensyon ang mga mock draft na lumalabas at sa halip ay mag-focus siya sa kanyang progress and development. Bukang tama nga ang kanyang mindset, bakit nga ba? At atin ding kamustahin sila Remy Martin at si Kamaka Hepa. Ating pag-uusapan yan, pero bago ang lahat ay marami pong salamat sa pag-like at sa pag-subscribe sa Basketball PH Review. Sa mga naglalabas ang mock draft sa iba't ibang sports website ay hindi lagi nakalagay ang pangalan ni Kai Soto. Meron sports site na first round at meron ding second round. Pero ay hindi nga ito masyadong pinapansin ni Kai dahil he is focused on getting better. Pero tama nga naman dahil hindi lamang mock draft ang kailangan pwedeng basihan dahil may kanya-kanya silang scouting report. Pero dito nga magbe-benefit si Kai dahil sa karamihan ng kanyang games ay nanonood ang mga ito o di kaya ay mayroong silang mga video footage na papanoorin. Halimbawa nga ang bagong scrimmage na gaganapin sa Walnut Creek ay hindi makakapanood ng live ang mga scouts pero magkakaroon sila ng access sa video ng laro. Kaya kahit hindi pa man nagsisimula ang proposed sa G-League season ay magkakaroon na ng exposure si Kai o makikilatis ng mga NBA teams na manonood. Kaya it makes sense na hindi niya masyadong pansinin ang mga mock draft. Sa halip ay kanyang galingan, mag-step up, impress at ipakita ang kanyang mga skills na siguradong mapapansin ng mga NBA teams na manonood. Mabalik nga tayo sa mga mock draft at rankings. Maraming mga players na nakapasok sa NBA sa kabila ng kanilang mababang rankings at ang ilan ay wala sa mga mock draft. Isang ang halimbawa ng may mababang ranking ay si Jackson Hayes ng New Orleans Pelicans. Siya ay ranked number 89 sa 2018 ESPN 100. Mas mataas ba nga ang may dugong Pinoy na si Kamaka Hepa na rank 68? Sa kasamang palad ay hindi siya nabibigyan ng playing time ng Texas Longhorns na isang beses pa lang pinasok sa kanilang naunang anim na laro sa kabubukas lamang na USNCAA. Ang nakikita natin dahilan ay dahil sa pagpasok ng 5-star recruit power forward na si Greg Brown. Same position nito ni Kamaka Hepa kaya expected na magiging limitado ang kanyang playing time. Ito na ang junior year ni Kamaka sa USNCAA kaya deserve na sana niya ng sapat na minuto sa loob ng court. In a way ay meron tong epekto sa kanyang tsansa sa NBA dahil sa kakulangan ng exposure. At hindi tulad ni Jackson Hayes noon na malimit ay nagiging starter at magandang playing time sa Texas Longhorns. Kaya more exposure ay mas malaki ang chance na makapasok sa NBA. Pero meron din nakakapasok ng mga unranked players katulad nitong si Sam Merrill na 68th pick, 2-star player at 24 years old na nang madraft ngayong taon. Kaya wala talagang imposible. Isa sa maganda na pinapakita ngayon sa USNCAA ay si Remy Martin. Matapos nga mag-withdraw sa nakaraang NBA draft ay maganda ang performance niya ngayon sa Arizona State University. Kasabay nga ng kanyang magandang performance ay naisama siya sa mock draft ng NBADraft.net. Hindi na rin nakapagtaka dahil sa limang laro ng Arizona State siya ay nag-average ng 18 points per game. Huwag napaganda ang kanyang pagbabalik sa USNCAA. As a senior player ay magkakaroon siya ng magandang playing time. That means good exposure sa mata ng mga NBA scouts and possible a second rounder sa 2021 NBA draft. Kaya kung meron tayong Jalen Green at Kai Soto, malaki rin ang chance ni Remy Martin na madraft ngayong 2021.